Ayan, yung isang crane guys, oh, ayan, oh, gumagana na po doon, oh. At sila po ay naglilipat din ng bakal papunta sa Port Santiago. Yung kulay green na crane, ayan, oh, yung lifter natin. Ayun. At tinatalian po nila yung bakal. Ayan, yung kulay puti po ang kanilang gamit na ano, panali. At yung isa ay tatanggalin na po nila to. Tumutuloy guys, oh. Lakas ng loob. Master niya, master. Ayan po sa kabila din, ganun din sila guys, oh, yun. Sarap po buhat na guys, oh. Naglilipat sila ng bakal papuntang Port Santiago na. Kumbaga ito guys ay patapos, tapos na pala ito. Kung baga sisilsilin na po nila yan at ilalabas yung mga bakal, tapos maglalagay na po sila ng ano, bibigahan na po nila yan para sa forma, mga kaibigan. Ganyan yung ginagawa sa kabila, eh. Wawasakin nila yung pinakadulo, yung dulo ng nakausli na yan. Ilalabas na yung pinakabakal, tapos lagyan ng porma. Ayun, oh, nagsiswing guys, oh, napakahaba, oh. Bali, saan ba ililipat yan? O, baka ilalabas na po nila yan. Baka tanggalin talaga. Ano na po. Ayan na po na. Nandun na yung bakal sa dulo. Ayun na po, doon, nandun na po sa iba, sa kabila na po yung bakal. Natakpan po ng mga malaking simento. At ito pa isa, babaklasin pa nila to. Ayan, gasitinin pa dito yung isa guys, oh. Tatanggalin nito yung mahaba na to. Yan, tanggalin nila yan. Tapos na nga sila dito guys. Ngayon papunta na po sila ng Port Santiago. Kaya ma, ito mangyayari dito ay mag-construction na po sila. Sila po ay mag-ano na, yung mag-umpisa na mabibiakin yung dulo ng mga poste.
ano, parang lumilipad na bakal yun. Ayun na, doon na sa kabila. Yung bago yun guys, yung bago yun, no? Eh, yung bagong crane na payat na yan, yun po ay papuntang Fort Santiago na po sila. Aabante na po sila. Kumbaga, ito yung mauna, dito tayo ay pwede tayong lumalapit din sa mga construction. Kasi wala na yung pagbabaon ng mga poste, kundi sila ay mag-steel bar na po sila para sa flooring, sa biga, magbibiga na po sila. Para naman ay magkaroon tayo ng platform para doon sa ating boardwalk. Ayan, ito. Karugtong siguro ito ang ating, ano, ito din na tatanggalin. Wala na pong gagalawin yan. Kasi itong ilalim nito guys, itong ating marker, ay matibay din yung pinagtutungtungan nito. Malaki din ang poste niya. Bali, apat yata ang poste niyan dyan ngayon. Ito. Apat yan. Na po, nilipat na po nila doon sa kabila. Bali, binaklas na po lahat dito. Pati siguro itong mga bakal dito nakatusok, mga kaibigan, tatanggalin na rin lahat po. Kumbaga, wala na talaga, no? Tapos na po tayo, DN na po tayo dito, DN na. Ayan. Wow. Kumbaga dito guys, ay 20 meters na po na pilote. Yung mga nakausli pa nito guys, ito. Kumbaga hindi na po maibabaon yan dahil matigas na po na lupa yung naabot niya. Kaya ito ay sisilsilin na po, putulin lang po nila yan para doon sa kanilang paglagay ng biga para sa sahig. Yun. Eh no, kunti na lang po, binaklas na po nila lahat guys. Oh. Ito na lang yung harang na yan. Oh, ganyan na po sila magtrabaho. Simple lang, pero di mo ramdam ang laki na po ang kanilang nagawa. Amo. Ay, sa vlog. Ayan po si Ma'am. At siya po siguro ay architect, no? Architect or foreman, eh di pa natin alam kung ano. Hindi pa natin nakakausap si Ma'am. Panay-smile lang po sa atin 'yan. Siya yung unang nakita ko dyan na sumampa sa taas nung first day ko dito. Sabi ko parang may babae ako nakita, no? Pero lakas ng loob guys. Sanay din to sa construction si ma'am. Proud na proud po ang ating mga kababaihan, no? Meron tayong engineer na nandito sa gumagawa po sa ating maestranza for Santiago. Ayan. Kulay pula guys, ano kaya ang kanyang ano, code na to, no? Kulay pula. Yun siguro ay architect siguro yan guys. Architect or engineer. Ayan. Itong blue malamang ano to, foreman yan. Bali, usad na po sila guide. Usad na. Doon na po tayo sa kabila. Di na po tayo makakalapit, kundi doon tayo sa kabila. Doon sa harap tayo magbablog. Doon tayo. Para makita natin yung kaganapan dito sa likod.